Today is my day off. Yes, it's my day off. Finally, this is the beginning. Monday and Tuesday kasi yung day off ko, guys. Pero today, day off nga ba matatawag nito? Meron po akong doctor appointment. Ay, hindi pala, ultrasound lang pala. I'm not gonna see any doctor whatsoever. Meron lang po akong ultrasound appointment today. Tapos, alaga nga 7:45 yan, late na ako. Late na ako. Hindi naman late na late. Saktong 7:44 pa lang. Pero okay lang naman, like 15 minutes ka nandun. Malilate kaya ito ng 15 minutes. Yun yata yung ano nila. Pero anyway, guys, ayun, meron nga po akong ultrasound today. Pero yung ultrasound ko, guys, hindi po siya ultrasound kasi John Tepakwa, ultrasound po ng liver ko. Kasi, mamaya ko na ikwento sa inyo bakit ako nagka-problema sa liver ko, guys. Ano ba naman tong araw na to? Grabe, sikat na sikat, guys. Ang aga-aga pa eh, sumisikat na. Nandito pa talaga sa airport ko. Anyway, tapos after nitong appointment ko, pupunta ako ng meron pala akong car appointment kasi kailangan ko ng maintenance sa sasakyan ko. Tapos, while waiting, kasi isang oras din yun, nagdala ako ng damit ko pang gym. Mag-gym ako mamaya, guys. Kailangan natin yun. Kailangan, we are always healthy, diba? Pero, ayun nga, sabi ko nga, guys, mali-late na ako. Kailangan ko nang puntahan yung appointment ko. Don't forget your mask! O, diba? Yan, samahan nyo ako, guys. Isama ko na lang kayo doon. Kasi, ano naman eh, okay lang naman siguro. Sabay ka lang. Pero hindi doon mismo sa loob ng ano ng hospital ha. Ng clinic. Dito lang sa labas, hanggang sa labas lang kayo. Hanggang sa labas lang kayo, sabay ganun. And dito tayo sa clinic na, guys. Ayan. Sa Kaiser. Ayan. Ay, ako pala nasarado yung sakin. Ang aga-aga ko. No, ang lamig-lamig dito. Kaya tingnan nyo. Grabe yung suot ko. Kapal-kapal. Kasing kapal ng mukha ko. Oh my God. Guys, sana okay lang yung ultrasound result ko today, no? Pag-train nyo naman ako. Sabay ganun eh. Oh my God. Mamaya ako na sabihin sa inyo kung bakit kailangan ko ng ultrasound sa liver ko. Pero isa lang ibig sabihin yan, may liver problem ako. Kaya ako nandito. So anyway, hindi na ako mag-video sa loob kasi baka bawal. Diba? Mamaya ako na lang kayo i-update, guys. Okay? As of now, kailangan ko na magmadali. Babalikan ko na lang kayo after my ultrasound. Okay? Ayan na, guys! I'm back! Grabe, diba sabi ko sa inyo, babalikan ko kayo? Ayan! Talagang babalikan ko kayo. Sabay ganun eh. Tapos na po yung ultrasound appointment ko ng liver ko, okay? Uulitin ko, hindi po ako nagpa-ultrasound kasi John Tet ako. Kasi wala na yata nga akong mattress. Sabay ka nun eh. Hindi, kailangan ano lang, may dalawa na akong baby eh. Hindi na kailangan dagdagan o daw. Ang mahal-mahal kaya. Okay lang sana kung manyamanin tayo. Wala eh. Talagang kita nyo naman. Nung unang vlog ko, diba? Kung mag-grocery ako dito, gamit-gamit ko coupons. Anyway, guys. Hindi ko pa po nare-receive yung result ng ultrasound ko. Kasi hindi nila sinasabi eh. Hindi nila sinasabi doon sa radiologist kung ano yung ano ng ultrasound ko. Sabi nga nung babae, oh, we don't have any rights to say anything. Sabi niyang ganun. Grabe. Talaga pa ano pa sila yung kinakabahan ako. Sabay ganun eh. Pero anyway, sana okay lang yung ultrasound result ko, diba? Inaantay pa nila na ano, isasend yata nila sa doktor ko yung ano, yung mga pictures, ganun. Hi guys, paano nga ba ako nagkaroon ng problema sa liver ko? Alam nyo, nung bata pa kasi ako, sabay ganun eh. Kwentuhan na naman tayo. Sabi ka na. Nung bata pa kasi ako, guys, ang hilig, hindi naman ang hilig, pero alam mo naman pag mag-get together with friends, ganun, umiinom kasi ako. Lasinggera lang ang peg. Pero hindi naman lasinggera. Ano lang, yung
umiinom, konting inom lang, ganun. Pero ngayon, ang tagal ko nang hindi nakakainom. Sa totoo lang, iinom ako ng isang bote ng beer, wala na, ngarag na. Yung hindi ko, yung maliit lang ha, hindi yung katulad sa atin kasi yung grande sa atin na ano, 'di ba? Hindi ko nasasabihin yung mga pangalan ng mga beer. Hindi naman ako binibigyan ng... Hindi ako sinasahuran. Bastos ko talaga. Grabe. Anyway, guys. Yeah. Umiinom ako konti. Pero hindi na yung grabe-grabe talaga. Kaya sabi ko, tapos kung tutuusin, healthy naman ako. Healthy yung kinakain ko. Nag-start na nga akong kumakain ng mga organic foods. Ganon. Tapos yung ano, yung bumibili kami dun sa Whole Foods. Kasi doon, mga organic yung pagkain doon. Kahit nga yung mga ano, yung sa mga hindi na ako masyadong kumakain ng mga red meat, ganun. Hindi ko alam, guys, pero ang ano ko lang siguro dati, kasi dati nga po umiinom nga ako nung kabataan ko, ganun. Hindi ko naman ikakaila yun kasi it's part of our youth, 'di ba? Na kaya mararanasan din natin yung mga ganun-ganun. Kaya ang advice ko lang sa inyo, lalo na kayo mga nasa 19 na mga sa 18 pa, 17 ganun o 20 kung umiinom man kayo, alagaan niyo po ang katawan niyo. Huwag niyo pong papabayaan kasi hindi natin alam eh. Akala natin today, oh, okay lang, uinom, wala naman akong nararamdaman eh. Parang ganun, parang ako, wala akong nararamdaman sa katawan ko. Nalaman ko nagkaroon ako ng problem kasi every 6 months, guys. Every 6 months ako nagpapa tawag nito, nagpapa-general check-up. Kasi, isa sa pinakakatakutan ko na mangyari sa akin dito sa Amerika, yung magkasakit ako. Siyempre, ako lang tsaka yung mga anak ko, diba? Ano na lang mangyayari sa mga anak ko kung magkasakit ako? Kaya nga nag-start, kahit mahal yung mga organic foods, ganun, yun pa rin yung kinakain ko, yun pa rin yung mga doon ako namimili ng pagkain ko. Yung household ko, okay lang, ganun. Pero yung mga ano ko, mga meat, yung mga isda, yung mga vegetables ko, most likely organic. Tsaka hindi ako masyado nang nagkakanin ngayon. Nakikita nyo naman minsan, di ba? Kinakain ko, salad na lang, yung ganon. Kasi nga, I was trying to be healthy para sa mga anak ko. Pero, yun nga, wala eh. Nagkaroon pa rin, di ba? Hindi natin hawak eh. Kaya sabi ko sa inyo, alagaan nyo yung katawan nyo. Huwag niyong papabayaan. Huwag niyong isipin na, hindi, okay lang, bata pa naman ako. Kasi, ganyan din ako dati eh. Bata pa ako, hindi ko mararamdaman to. Wala rin ako nararamdaman. Pero see, ngayon na tumatanda na ako. Oh my God, madadagdagan na naman yung edad ko next month, diba? Habang tumatanda ako, nagkakaroon ako ng mga sakit-sakit. Ngayon ko lang nararamdaman. Hindi ako nakikinig sa mama ko dati. Lagi akong pinapagalitan. Sige! Pag sa Bisaya pa, sabi ni mama, sige! Gara-gara, Jud! Gara-gara, Jud! Kay, kwadra ba ka? Kanang naay, abusado kay kasi mong lawas. Nga na! Ganon si mama dati. Like, grabe akong pinapagalitan. Pero, hindi ako nakikinig. But now, I realize na tama pala siya. Wala talagang mga magulang na ano na ipapahamak tayong mga anak. Ay, naiiyak ho ba yan? Kasi naalala ko yung nagpalaki sa akin ng lola at lolo ko. Huwag niyo ako intindin. Madrama naman. Drama-drama ng bully. Anyway, guys, mamaya ngayon pupunta muna ako sa car appointment ko. Pagkatapos niyan, i-check ko yung email ko. Siguro magsisend na sa akin ng message yung doktor ko. Hopefully, everything is okay. Kasi takot nga ako magkasakit. Kaya nga ako nag-gym eh, kahit maliit ako. Kasi para matanggal yung mga bad fats sa atin. Sa katawan natin, di ba? Totoo lang, takot. Takot na takot ako, pero still like thinking positive, guys. Nagpe-pray ako na hopefully everything is okay. Na hopefully wala namang masyadong negative, 'di ba? Meron kasing binitawang salita yung doktor ko noong nakaraan na kaya kinuhaan ako ng ultrasound ASAP. Pero sana naman hindi totoo 'yun. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano 'yun. Let's just wait for the result, guys, okay?
i-update ko kayo. Mapanega man yung result, lalo na pag positive, I will share it to you guys. Okay? I will come back later and I will continue this video pag nakuha ko na yung result. I love you guys. Finally, I'm back, mga mamshi, mga bishi, mga sishi ko dyan. Dumating na po yung result ng ultrasound ko kahapon and I am very, very, very happy. Talaga naman, no? Pag talagang sincere yung ano mo, yung prayers mo, talagang deep inside talaga. Alam nyo, almost 1 year ako nagtitake ng gamot. Almost 1 year kong sinarili yung ano ko, yung nararamdaman ko. Wala akong pinagsabihan kasi natatakot ako eh. Tsaka also, ayokong mamroblema or ayokong yung pamilya ko sa Pilipinas o ayokong mag-alala sila sa akin, ganun. Kasi nga malayo ako, diba? Ang kasama ko dito sa Amerika ay yung mga anak ko lang. So, ayokong mamroblema po sila, guys. Pero thanks God, God is really, really good. Sa almost 1 year ngayon, pangalawang ultrasound ko na po. And then, the result is... Kita nyo na! Smiling face ko. Sobrang happy ko. Kasi back to normal na po yung liver ko. Back to normal na po siya. Pero in 2 months, meron ulit akong ultrasound just to make sure. Tapos, buti nga eh, wala nang biopsy, mga ganun-ganun. And then, ano pa ba? Yeah, back to normal na siya, pero sabi ng doktor ko, kailangan andun pa rin yung perfect diet ko, tapos yung exercise ko, tapos kailangan ko pa rin tapusin yung gamot ko, pero yung mga pinagbabawal sa akin, ganun pa rin, kailangan isda pa rin na yung steam, ganun. You know, ano, hanggang umayos na talaga, yung talagang walang-wala na. Tapos bawal pa rin uminom. Wag kasi tongga ng ganun naman. Kung sa atin pa, sabi na, uy, mga palaigit yung hana. Pag sa ano, sa mga Bisaya, yun yung tinatawag nila. Pero anyway, guys, thank you. At okay na po lahat. And as I said, I'm very, very happy. And because of that, magpapalive po ako. Magla-live kayo in YouTube sa, kailan ba? Sa April 11. Diba? Para po, pasalamat ko, ganon. And also, pa-birthday ko na rin sa sarili ko, diba? Meron na tayong games, pero magpapa-live pa rin tayo. Ibang games naman yun. So, sana, I will see you there. But, to make sure, para makasali kayo sa games na yun, na live na yun, make sure to share the videos. I mean, share my live. And then like and subscribe, and also if you please ring the bell para din ano kayo sa mga updated kayo sa mga upcoming videos ko. Alright guys, thank you so much, thanks for watching, and God bless us all, at mag-ingat po tayo ulit. Lagi kong sinasabi yan, lagi tayo mag-iingat sa katawan natin, lalo na ngayong pandemic. Ingat-ingat po tayo, okay? God bless, and I'll see you in my next video. Bye-bye!